Hello po mga kabayan, magluluto po tayo ngayon ng beef broccoli with carrots. Ito po ang ating mga ingredients. Broccoli, bawang, luya, sibuyas, 250 grams of beef, cornstarch, toyo, carrots, red bell pepper, salt and ground pepper, meron din pong oyster sauce at sesame oil. Ang una po natin gagawin, imamarinate lang po natin yung ating beef. Yan, isasama lang natin yung ating toyo. Then, haluin lang. Tapos, yung ating ground pepper. Sunod na natin yung ating oyster sauce. Dalawang kutsarang oyster sauce po. Tapos, haluin lang. Para mag-mix yung ating ingredients. Yan, haluin lang natin. Tapos, lagyan natin ng konting salt. Halo lang ulit. Tapos, itong ating sesame oil. Isang kutsara lang sesame oil. Yan. Tapos halo lang po ulit. Para mamaya pag iginisa na natin, nakakapit na yung lasa niya. Nakamarinate na. Okay. Okay, so start na po tayo magluto. Ayan, nagpainit lang po ako ng ating kawali. Gisa na natin ng ating bawang. Lutuin lang natin ng kaunti. Kayo pong bahala kung anong gusto nyong unahin, bawang or sibuyas. Yung iba sibuyas eh. Tapos lagyan natin yung ating luya. Konting luya lang po para matanggal lang yung ano, kaunting lansa. Then ang ating sibuyas, saka magbibigay din niya ng flavor yung ating luya. Yan. Igisa lang natin yung ating bawang, sibuyas at luya. Yan, ang bango. Takpan lang natin para maluto siya ng bahagya. Okay. So, ayan. Pwede na yan. Lagay na natin yung ating minarinate kanina. Ayan. Yung ating baka. Tapos, haluin lang po natin. Hanggang sa maluto lang yung ating baka. So, lulutuin lang natin yung ating baka ng mga 5 minutes. Yan.
Okay, so tatakpan muna natin, lutuin muna natin siya ng mga 5 minutes. Okay, mga kabayan. So ito, check natin yung ating baka. Yan, medyo luto na siya. Kuhin lang natin. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Yan. Para medyo lumambot pa siya. Tapos atakpan ko lang po ulit. Babalikan ulit natin mamaya. Okay. So ayan, luto ko ulit siya ng another 5 minutes. Lalagay ko na yung ating carrots. Ayan. Yung ibang nagluluto nito, broccoli lang talaga yung sahog niya. Ito yung sa akin kakaiba, may carrots. Saka may bell pepper. Okay. So, isunod na natin yung ating broccoli. Yan yung ating broccoli. Pwede pa kayo mag-add ng paminta kung gusto nyo. Depende sa panlasa nyo po. Okay, so yan. Haluin lang po natin. Tapos ilalagay ko na rin po ulit yung ating red bell pepper. Ayan. Colorful na naman ang ating niluluto. Masarap tong broccoli. Paborito to ni Ate Gianna. Yan. So ayan, inalo ko lang po. Maya-maya tatakpan natin siya. Shoutout nga pala dyan sa kapatid ko sa Bulacan, si Ate Weng. Kamusta kayo dyan? Okay? So, takpan muna natin. So, ayan na. Kumukulo na siya. Medyo nagsabaw na. So, ngayon lalagyan lang natin siya ng cornstarch para medyo lumapot yung sabaw. Yan yung ating cornstarch. Ayan. So, papalapurin lang natin ng ating sabaw. Yan, haluin nyo lang siya para lumapot. Ang bango. Gugutom na naman ako. Oh, yummy!
Yan, malapit nang maluto. Masarap to yung medyo half cook lang. Medyo crunchy pag kinain nyo. Okay. So, takpan lang po natin ng mga 2 minuto. Tapos, luto na po yan. Pwede na natin i-serve. Okay po. Ito na po ang ating beef broccoli with carrots. Hanggang sa susunod po ulit. And don't forget to like and click the bell. Bye!